Hello, hello subscriber. It's our 188. And today is April 9 and it's Sunday. Grabe, ngayon lang kami nakapag-vlog para dito sa ating resort. Dahil syempre mahal na araw. Pero ngayon Linggo, Linggo na napagkabuhay. So ito, punong-puno tayo dito ngayon sa resort. Ang hirap mag-parking at medyo maingay. Anyway, balik tayo din. Dito tayo sa may ating site sa Bongaville Resort Construction para magbigay na naman ng update. Ito, medyo inuubos na nila yung palapak natin para sa tabi ng swimming pool, yung paligid. Tapos nag-order na din ako nung buhangin. Kaya lang, baka holiday daw bukas. Nasa Monday, holiday. So baka walang tao dun sa quarry. So baka Tuesday ang dating ng buhangin natin. So ito, pero medyo okay naman. Ang daming mga nahulog na bunga ng akasya. Oh. At medyo tumutubo na uli yung dahon. Maganda na siya dahil nalagas na yung mga bunga niya. Ito ang mahirap dito. Oh. Talagang lilinisin siya. Ayan, so ito, nakikita ko na yung ating passage ng building. Ayan, medyo malinis na siya tignan. Ganda na siya tignan. Oh. Kita na yung forma niyan. Ayan. Tapos ito, ayan, may mga bisita tayo dito. Nagkakabit na sila ng mga tubular para sa ating tiny house. Ayan. Ba tayo babagsakan dyan? Kuya Jerry, yung space yan, kaya na ako nyan. Ah, meron pa. Ah, sige. Baka di ako kayanin, nasa kayo ano ha. Kaya-kaya tayo nyan ha. Yan. Baka lumulundo. Ito siya, nakaspat. Nakaspat lang siya sa dulo. Yan. Pinatong na sa angle bar. Pero dito, pinatong ko din ang angle bar. Ba't makaiba? Hindi siya pantay? Hindi, sir. Yung dalawang ano, poste? Pinatong ko sa biga. Nakalagay siya mga ano, bakal. Pero yan, nakatungtong na siya sa yan, biga. Ito nakatungtong? Oo, nakatungtong dito. Ito. Oo. Pares ka rin. Pero ba't makaiba na dito yung angle bar niya sa ano? Sa loob. Sabihin mababa, hindi pa mababa yung pagkaano niya? Oo, kasi nakulita dahil eh. Oo, oh, ito hindi. Hindi. Ah, okay. Ito pa natin sa pantay. Pero dito, nakalabas kasi yung angle bar, oh. Pero matatabunan naman siya rin ang kesabi mo. Oo. Yung angle bar na. May kesabi ba ako? Hindi sabi ni Boss Nick, meron ito ah. Pwede ba maganda ngayon ganyan tapos may pintura lang na itin? Magandang design. O, bahala na, sige. Di ba uso na yun, may design-design na pag ganun-ganun? Kaya maganda ka design-design. Apat kayong ano, nandito? Ilan kayong di umuwi? Apat. Eh, pumasok si Pati Mita ako yung bago umaga. Ah, bumalik na? Oo, oh, lima na. Ah, okay. Hindi ako makakayo ko, lalabas ako. Hindi ko kaya. Hindi kaya na aking bells. Mga bell-bell. Ayan. Ayan. So, nakikisami na sila dito. Tapos yung ating electrician, nandito din siya ngayon. Si Jeff, si Sir Jeff. Ayan. Kasi ako kasya dito. Kaya mas maganda nang umikot na lang ako. Ito yung mga stock natin. Sir Jeff, yung wiring natin, pwede pa ba bukas yun? Kaya pa? Sige. O kasi ang ano, hindi kami makabili. Ibang brand ni meron sa Wilcon ngayon.
Ay, sa ano, tama, sa Wilcon. Sa sarado naman yung ano. Sarado ngayon. Bukas pa siguro, bukas. Bukas naman. So, yan, oh, nakarating na sila doon, oh. Kumurba na sila dito, ayan, oh. Ito na yung wiring. Pupunta dito. Okay, yun, yung pinadikit mo? Ano? Yan, pinagpikan na nila. Kumakadikit? WH1. Dito may wiring na rin. WH1 yung magkadikit. So pag may wiring na, pwede na sila magkesame dyan. Ito may ano ka, binalot ka magkadikit? WH1 ha? Tapos sa kitchen natin, mayroon na rin pang kesa, may mga metal frames na rin. At may pinalagay tayong abang dito na ano, na pendant light saka doon. Yan, may abang na. Tapos dito siguro siya maglalagay ng switch. Pero parang wala. Saan kaya niya bitas? Ah, dito. Dito siya naglagay. Ito yung mga pang, ano natin, sa outside na building. O, di ba, sabay, ano muna, lista mo na kung ano. O, oh, nandun doon sa listahan. Hindi, ngayon lang ang gusto eh. Ah. Ngayon pa lang ang gusto. O, di, sasabay na yan, no? Sasabay na natin. Ah, sige. Kaya nakukulang na naman yung wire natin. Dahil ang dami nating wiring. Tapos ito na yung support. Wala ang mga tao ngayon dito kasi ang balik yata nila pag sa ano na sa ibang araw, mga isang linggo pa sila makakabalik. Ayan. So medyo malinis naman na siya pero hindi ganun, hindi pa ganun ka totally malinis kasi may ginagawa pa naman tayo dito building. So kung lilinisin din natin ito, ito medyo ano. Pero yung medyo rough na siya. Ayan, yun yung pull natin. Natakpan na yung mga sobrang ano. Kaso yung isang LED light ko, itong isang ganito, dapat kakabit yan dito sa may hagdanan. Kaya lang, lalampas siya. So hindi namin kinabit. So hahanap ako ng maliit na LED para dito. Ito yung mga akasya, yung bulaklak ng akasya, oh. So talaga kailangan nung malinis yan kasi nga ganyan mangyayari dito. Ito ang dami, oh. Oh, may palaka pa dito, oh. Natuyuan na siya. Ayan ang dami, oh. So yan yung laging lininisin ko kung sakali. Diba? Ito, oh, hindi ko alam kung ba't madumi na siya. Ah, dumi lang, ano lang. Napupunasan naman ang dumi. Parang nangangalawang na iwan siya kuli ano. Ang dumi lang ba yan? Ah, kasi nag-acid dito. Naglinis sila ng acid. So ito baka ito naapektuhan. So tatanong natin. Oh, hindi na punasan. So baka ibabapping na lang yan. Metal polish na lang. Itong sahig, wala pa itong ano, parang hindi pa siya na nagagamitan ng epoxy, wala pa, oh. Parang ano lang, yung grout lang to, na ordinary, wala pa siya. Hindi pa siya nalilinis.
Kasi ito ang yung epox kasi mahirap linisin mo. Eh. Pero ito na linisin niya dito. Ayan. Ito yung building natin ito. Tingnan natin. Ito sa malayo. Ito yung pump room natin. Oh. Ayan, may kesamina. Nakita ako, may kesamina ako nakikita. Ayan, dito na pala si Rivi. Nakabalik na siya. So, baka pwede natin ipa-inspection na ito. Nakita ko na ito. Maganda na, oh. So, para makita rin natin yung top view ng swimming pool. Ayan, malinis naman na siya, oh. Pwede magpaa dito. Ayan. Yun yung swimming pool natin. Yung kiddie pool ito. O, yan. Adult pool. Ayan. Sumaluwag siya, di ba? So, order na siguro ako dito ng parang salamin na paraharang dyan. Mas gusto ko yung salamin kasi kaya lang baka yung presyo hindi ako gusto rin. Kasi ito rin natatamba kanila. Medyo malalim na din. Mataas na, oh. Pero actually, dapat mataas na kasi taas ang event yan. So, pag naubos siguro yun, mukhang kukulangin pa nga. Ito na yung abang natin sa water, ano natin, sa water desert natin, water desert na tapos natin, ayan. Tapos tapos na rin nila pala, no, i-plastering. So magbubuos na lang sila ng sarig dyan, para maayos. Ayan, saka dito beam. So, abang-abang tayo matambakan to. Saka dito siguro sa sahig natin dito baka mas para masahigan na din yung ano. Hard fix lang siguro 'yan. Kaya tayo dito. Tingnan natin yung second mga kesame. Pero dito tapos na. Halos tapos na pala. Kasi ayan o. Kaya lang. Pakiramdam ko baliktad. Parang baliktad yung kabit nila. Hindi ko alam kung ito yung sa... Dapat sa baba.
Pero okay lang, hindi magagawa ko ng kabit na. Ayan, sa itsura niya. Kasi yung cob light, ipintura lang ng puti yung cob light. Ayan yung kesa minhatin dito sa si, ano, sa tulugan nila ito. Kasi kung ipi-blend ko lang din na kesa me, parang masyadong ano, masyadong flat lang tignan eh, oh. So, pag may ganyan design, may pa-cob light. So, may konting, ano, may additional factor siya na, ano, hindi siya boring tignan, di ba? Ayan. Tignan natin yung second room. Ayan, nagkakabit lang sila na para sa cob light. Yung CR lang, walang cob light. Hmm. Ito yung master's bedroom namin na maliit lang. Ang isang family. Family lang. O yung mga CR, hindi ko ito nilagyan ng cob light. Siyempre. Grabe na yun. Pag may cob light pa ang CR. Wala na. O ito yung top view ng ating swimming pool. Kasi may nakaharang dito. Ay, nirig na rinig yung trend. No? Kasi tumadaan yung trend dito eh. Ito sarili kamukha ni ano. Kamukha mo si Jesus Christ. Ha? Lagay mo dapat sa balikat mo yan. Yan. Wala tayo dun. O, parang kasi Kristo na, o. Oh. Kamukha niya ano eh. Ha? Kamukha nga, hudas. Ikaw, it's karyote. Hindi, tama yung nakabit nila. Yung magaspang nasa sa baba yun, may gaspang. Oh, mas dark yun, no? Yan yung sobra dito. Ah. Yan yung sobra. Ah, kakabit. Yung pinagpano niya, kakabit dito. Oo. Oh, pero kung makaya, ganyan yung lagay natin yan sa ano. Pwede rin. Kung kasya naman. Kasya yan? Kasya, yung pahaba ng ganun? Oo. O sige, paano na lang gasto? Hindi nga lang gasto. Kaya hindi. Sa CR, hindi kaya, no? Hindi. Kaya yan, gasto. Hindi kaya yung pandokto. Parang pasal tignan. Oo. Yung sasalisin mo siya, di ba? Kung talaga yung... Oo nga, pangit lang din. Ano yung iti? Oo, iti. Iti, isang galit ko lang yung gusto. Para wala nang panito dito. Kaya ba? Kaya ba? Papalagyan na natin dito din ng ano, yung analog lang siguro ng metal dito. Doon ako mag-i-inquire lang sa lamin siguro baka sa Lunes, oh. Kaso, holiday lang naman yan. Mga office lang naman ng holiday. Ang hardware naman saka ano, siguro bukas. Tignan natin para makapagkanbasa tayo. Pero baka mag-report na rin ako siguro sa banko sa Tuesday. Baka naman okay na siguro to. Sa, ano. Wala man ako nakikitang naiwan na hindi naman plastering maliban dito. Pag dyan, di pa nila in-approve yan ng plastering, iwan ko na. May pakiasami na tayo, eh, oh. Steam coat lang to, oh, maganda. Ang ganda na kabit, diba? So, type ko yung kesa mo, ganda. Sa baba, pag nakabit na yun sa baba, ganyan din, pero mas dark yon. Saka may konting texture. Sa mas maganda yon, yung nakabit na. So, ganda na kwarto natin, diba? Saka yung tile siguro dito, di ko alam kung mag-wood ako style. Wood din,
Kasi wood din kaysa may ko, iniisip ko baka wood din yung flooring dito. Tignan natin kung ano. Pati yung magdano gusto ko parang wood. Okay ba daw? Oh, naging ano ka na, balbasarado ka na. Ayan, wala nang pangalit eh. Diyos ko. Dalawa na kayo narili na ano, ipapako sa krus. Ha? Malaki ko. Malaking ano, yung puno ng ano dapat. Oo, Diyos ko. Ito yung napansin ako dito. Ay, ayun. Ano siyang spacing doon sa dulo? Ano kaya yun? Hindi ko alam kung ano yung spacing. Tatanong ko nga kung ano yan. Bakit spacing ko na yung dita? Siguro naman makaprobahan ako ng bangko nito na plastering na. Tapos may kasamin na yung iba. O siguro hanggang next week. Kasi talagang hindi ko na kaya yung budget. Yung aircon nang hihina din ng advance. Kasi kailangan ikabit yung aircon. Ay! Dito pa pala. Ay! Really? Mag-iwa kayo ng slot dyan para sa aircon ha? Pero doon, dyan din lang nilaabutin siguro? Doon sa likod, may makakabitan ba sila doon? Ah, sa coblight nyo? Sa coblight na nandadaan? Sa coblight po. Ah. Okay naman po yung ganito niya. Wala pang board yun. Ah, wala pang board? Ah, sige. Kaso meron ng ano, baka plano yata nila padaanin dyan sa taas eh. Eh doon, saan nila mapapadaan pa nila? Matatagal pa nila yung ano doon? Di ba meron ng ano? Matagal sila dito eh. Dito sila mapapadaan eh. Oh, dyan. Open naman po yun. Open ba ba yun? Ba't parang sarado na? Open yun. Ah, sige nga, titignan. Kung hindi ko napansin. Open pa ba? Ha? Kasi nga, yung air condition. Papadaan. Ay, oo. Ito pala, open daw dito sa dulo. Ah, okay. Tama. Diyan papadaanin yung aircon, okay. Tama natin, ang galing pala. Nakita ko na, nakatago. O di dito, ganun din mangyayari dito. Para natipid yung ano, no? Yung PVC. Mayroon pala siyang daanan doon. Lalagay na lang sila naman dyan, papakal. Oo. Pero dito, paakitin mo sila dito, ha? Ano siya? Eh, kasi di paano nila gagawin yun? Magagawa silang ano? Saan sila dadaan? Hindi, di naman namin sasarapin lahat. Kasi wala dyan, meron yung ano dyan, yung isang maliit na hallway dyan. Oo. Hindi oh, pero dito, kausapin, baka Tuesday sila pumunta eh. Or Monday. Ah, sige, wag wala muna dito. Sige. Hindi na nila masira kung sarali. Oo nga eh. Pero dito, siguro unahin natin dito, no? Para ano lang. Sa araw lang naman sila gagawa silang gano'n. O yan. Malala kasi ako si aircon. Baka walang madaanan. Kasi nga dyan nila kakabit yung mga daanan ng prion ba yun? Yung mga tubo-tubo. Eh dito sa dulo, meron naman. Ayun o. Sa... may secret dyan. Ayan ako. Hindi ko nga napansin kanina eh. Yan, may singawan dyan. So kung sakali, hindi tagusan yung ating ano, PVC, di ba? Ayan. Daba na tayo para sa ano. Ayun, kinis oh.
Ito, makakapag-SMN na din kami kasi nabangan ng wiring. Yo, Jerry, abangan mo ko ng tubig. Ano dito ng tubig para sa laundry? Oh. Yung sinasasaka ng ano ng washing machine? Ah, tubo. Oo, tubo. Medyo sa dingding siguro yun. Saan ba maganda talaga yun? Maganda sa dingding na konti eh. Hindi mo na lang mag-alit. Oh, dito na lang. Oh, sige. Hindi yan. Para lagi ko dyan yung washing machine. Ha? Hard? Ano mas matibay yata hardiplex? Ano ba mas maganda? Dito hindi pwede? Ay, plywood lang dapat? Basta mga plywood na makakapal, pwede. Ayoko yung pinoli kasi nabubukbuk yan agad eh. Oh, ang bilis pabukbuk, di ba? Pero siguro hardiplex din yung brand, no? Hardiplex ng brand, pero yung kahoy pang... Pero plywood. Marine wood siguro, no? Pwede na ako magkano kunin ko na yung sukat dito, mabibigay mo na. O kailangan may ano pa tayo? Styles muna. Di ba pabilog yan? Kailangan ko ng sukat yan, di ba? Para pa sa bending. Hindi, yung mga bending machine, bibigay mo lang yung sukat ng diameter sa taas eh. Alam na nila yon. Pabilog lang sa kayong taas. Oo, diameter niya. Diba sabihin mo sa akin, sukat dito ha? Sa kain taas, pagtapos mo. Ito pwede sila magsukat para sigurado. Ano na yun? Contractor na yun. Pag-contractor. Pero yung bending machine, dadali mo lang pinapabend mo doon. Parang ano? Bibend mo lang doon. Ano, yuyupiin lang nila yung bakal. Kaya lang nila yung taas. Oo. Gagawin lang yung pinakabilog lang naman yun. Oo. Saka yung lap ito. Yung lap, luwag niya sa kain taas. Wala pa kayo nagawa ng ganon? Spiral? Ah. Oo. Pero kung mababa ba to, hindi, pwede ba itong ano na lang? Hindi na spiral? Kaya rin? Ay, di ko rin. Ano? Maliit? Ay, itong buta, ano? Ah, kaya spiral lang kasi yung ginawa. Kasi kung ano, lalawak dito, masisira yung gaan ko dyan, no? Nilitin space. Masibag lang nga, okay na yan. Spiral na lang. Maliit na lang, no? Ano, kulang isang plywood. Kaya naman ang king size dyan. Kaya, no? Pero di na kaya yung cabinet dito. Mga ano, di na. Sa gilid, hindi niya kaya pa. Kaya pa? Baka wala ka sa kundahan na sabi ko. Ah, sige. Ayan, so may second floor na ako. Basta tayo. So, kukunin ko na lang yung sukat ng butas na to. Para papagawa natin ng spiral na ano pa. Maghahanap kami ng bending ano. Nagbe-bend ng bakal. Daming tao ngayon, grabe. Ay, tumaan yung aking ilos. Ayan, napuno-puno ko. Oh. Resorts day. Eh ngayon pa naman, ano. Pagkabuhay ngayon, di ba? O, ayan.
ito na yung passage natin. So, siguro ganito na lang yung vlog natin. Oh, so, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At pakiclick na rin ang ating bell icon para updated kayo sa aming channel na Bong and Jeff. At syempre para ma-update din kayo sa aming ginagawang resort dito sa may Bukal, Calamba, Laguna, yung Bonggabil Resort. At sana mahabol namin yung May 25 na birthday ni Mami para sa aming blessing. Pero sana lang umabot. Hanggang dito na lang. Bye-bye!